tawagin, no, ang kanyang pangalan. Alright? Ayan. Okay. Siya po ay 7 years as training director, no, ng dati niyang previous company. Part-time niya lang to ginagawa, Coach Birdie. International speaker, 01 siya ng Team Dragons of his previous company, pero ngayon Live Good Diamond Dragons Team. Siya po ngayon na ang founder noon, no? And siya po ay technical group ng isang malaking company. Gusto ko siya na magsabi, ayoko magbanggit ng company, no? Okay, multi-awarded leader, one of the pillars of the company, head of internal affairs, ambassador awardee, and 25 million achiever. So kung achievement lang, napakarami pong achievement itong tao na to. So, abay, wag na natin patagalin, Coach Birdie. Now, please welcome our new platinum in the house. Kaibigan ko to, Coach Hans Eturma. Woo! Yeah. Ako, oh, ayan. Sorry, hi, bro. Medyo magulo pa. Okay lang, okay. Anyway, maraming salamat po sa napakagandang introduction. Actually po, idol ko po talaga yan si Coach Fernan noon pa. No, so my name is Coach Hans po. My full name is Hans Eleturma. Tubong Bacolod po ako, pero ako po ay nakatira na ngayon dito sa Muntalban, Rizal. So brief background lang po. Empleyado po ako for the last 24 years. But along that, ako po ay sumasali na sa network marketing. And I actually started network marketing way back 1998 pa po. At ang pinaka university at pinakaunang network ko po na nasalihan, kung saan una po akong umaga kay Coach Fernan is, alam mo na yun, Coach Fernan, Forever Living Products po. So doon po ako na-train, doon po ako nabugbog, kasi iba po talaga ang bugbog ng training doon. Then along the way, I did network marketing and employment at the same time. Nag-abroad, nag-OFW, I started my employment as a service crew with Andox, then nag-transition na, nag-working student. Ang dami po, kasi pag ikaw po yung laking mahirap, walang imposible, no? So along the way, nung una ko po nakita yung network marketing talaga pong nagbago ang tingin ko sa buhay. As a matter of fact, yun po yung dahilan kaya po hindi ako nakagraduate ng college. Nabaliw po talaga ako. Okay. Now, to cut the story short, for the last 7 years before I joined Live Good, ako po ay na-involve sa isang napakagandang kumpanya naman. Wala po akong pagsisisi. Naging maganda po yung journey ko. Naging successful po ako. No, napagbigyan po ako ng pagkakataon na mag-train. So, lahat po ng taon na nag-train ako, nagamit ko po, and I'm so proud na naging part po ako ng growth ng company na ito, which have created more than 200 millionaires in a very short period of time. Sobrang proud po ako. Then, yun niya. Naging colorful po yung aking journey. Maganda, walang pagsisisi. No? Wala akong pagsisisi doon. Kaya lang, nagulo po ang buhay ko nung nakilala ko po itong si Live Good. And this was by accident po. No, hindi po talaga ako sumasali kasi committed po ako sa dating kong kumpanya. Kaya lang meron, ang ganda po ng kwento ko eh. Kasi hindi po ako na-recruit. Meron po kaming, kasi as the head of internal affairs po, ang nangyari po sa akin, ako po yung umaharap. Pag meron po kami mga kasamang aalis na, oh, shall we say na term, mati-terminate, na huling may ibang ginagawa. Basta ang dami, as the head po, ako po yung umaharap. So meron po akong nakasama doon, si Sir Nixon. Sir Nixon Balandra, thank you po, hulog ka po ng langit sa akin. No, grabe po talaga. So ito po siya, ito po yung nangyari sa akin, very, ano talaga, one day po, pinapalo ko siya kasi, for me, it's too good to be true, na pwede ka sumali sa isang kumpanya kahit hindi ka mag-invite, pwede kang kumita. Sabi ko, eh, teka, ako'y nagne-network, dito na po pumuti ang aking buhok sa pagne-network, and yet, ngayon na ako makakarinig ng isang kumpanya na kahit wala kang gagawin, I mean, wala kang invite, pwede kang kumita. So, na-curious po ako doon sa idea na yon.
Pero hindi po ako sumali. Ini-stop ko po si Idol Dixon. Then one day, talagang si Lord kasi at that time po, naghahanap na ako ng sign. Na sabi ko kasi sa totoo lang, alam naman natin ang problema sa binary, no? Sa mga networkers kong kasama, pag yung kumpanya napapansin niyo nang medyo kinakamada na at yung product makikita ko na sa Lazada at Shopee, medyo naapektuhan na po. So dumating po ako sa point na ako mismo naapektuhan kasi nalulusawan na ako ng grupo. Ako po yung sumbungan and yet wala ako magawa. Parang ganun po, my hands are tied. So sabi ko, Lord, give me a sign. Ayan. Then one day po, kinongratulate niya si Coach Fernan. Kinongratulate po niya si Coach Fernan doon sa Facebook. Sabi ko, teka, parang kilala ko to. Sabi ko, ganun. Idol ko to. So ang talaga nag-trigger po sa akin, bakit ko po tiningnan si Live Good was the background of our beloved 01 Coach Fernan. Kasi bakit? Kilala ko po itong tao na to, hindi po ito pumapasok sa isang kumpanya na hindi niya pinag-aaralan. At hindi po ito pumapasok sa isang kumpanya na masisira lang ang kanyang pangalan. Doon po ako bumase kasi we have same principle. Ganon din po ako. No, siguro ngayon nyo lang po ako makikita kasi bakit? For the last couple of months, hindi po talaga ako nagpaparecognize. Kahit nag-silver na ako, nag-gold na ako, nag-bronze, hindi po ako nagpaparecognize. Nagtatago nga po ako. So ito na, to cut the story short, minessage ko po si Idol Dixon. Nag-usap po kami, sabi ko sa kanya, sige, isasali ko yung parents ko kasi gusto ko silang matulungan kumita. Kunwari, gano'n ang sabi ko, alibay ko. Tapos yun po, magtawag ako ng isip, sabi ko, kung isasali ko parents ko para sila kumita, why not pumuesto ako? Ito na po. Nung pumuesto ako, pinag-aralan ko siya kasi ang totoo po noon, naghahanap po ako ng butas. Naghahanap ako ng dahilan para hindi paniwalaan si Live Good. Kasi bakit sobrang loyal po ako sa company ko. And at the same time, naghahanap po ako ng paraan din para matulungan yung kumpanya ko dati. So tiningnan ko po yung pay-in and pay-out system ni Live Good at sobra po akong na-amaze. Grabe, napaka-flexible niya. Na kahit saang parte ng mundo, pwede mo siyang gawin. Sabi ko, grabe, sasabog to. In short, ladies and gentlemen, kakahanap ko ng kakahanap ng butas, ako ang nabutasan. So, yun lang ha po. So, inilapit ko po yun sa aking boss. Boss, may nakita akong kumpanya. Ang ganda na kanilang sistema. Unfortunately, hindi po ako pinakinggan. So, sige lang, ganun talaga po. Kasi syempre, he's the boss. So, tinuloy ko po yung pag-iimbestiga. Along the way na nag-iimbestiga ako, meron po akong isang downline doon sa dating kong kumpanya na medyo sumayad na po yung kita niya. So sabi ko, bro, tingnan mo kaya ito, baka makatulong. Ay, hindi ko po sukat akalain. Hindi pa po ako halos nagme-member nagpupumilit na, naggusto na mag-join. So napilitan po ako mag-member at nakakatawa pa po yung kwento ko kasi ayoko pong sabihin sa asawa ko na nag-member po ako sa Live Good. Diba? So tinago-tago ko pa po yan. Nakakatawa pa po. No? Kaya lang talagang yun niya, nung sumali na po ako kay Live Good, parang ang gusto ko lang gawin talaga is i-satisfy yung sarili ko na hindi totoo to. This is really amazing and grabe ang pagkagawa, pero hindi totoo to, hindi totoo to. Kaya lang yun niya pala, hindi ko po namamalayan, kaka-attend ko po kay Coach Idol Fernan, na in love na po ako kay Live Good. So to cut the story short po, no? I joined around end of March. Right now po, nag-platinum po ako around first week naman po ng July. No, hindi ko nga po binipilan kung ilan. Basta sige lang, natatawa ka po si Idol Nixon kasi nagsisilver ako, hindi ko alam. Nag-gold ako, hindi ko alam. At nakakatawa po kasi until now, admittedly, hindi pa po ako nagpe-present halos. Kasi bakit ko paaralin yung mag-present? Eh, ang galing na po ni Coach Fernan. No, thank you talaga Coach Fernan. Ang galing po ng ginawa ninyo. Sobrang na-appreciate ko po itong ginagawa ninyo sa Zoom, sa YouTube kasi it's a very good leverage po, especially doon sa mga bago. So ito na siya, I decided po no na magpaalam na. So kanina umaga po nagpaalam na ako and this is my first ever day na malayang malayo ako and I can say full-time Live Good member na po ako. Itututo ko po ito. Now, bakit po ako nag-desisyon in spite of the fact na ang ganda na nangyari sa aking buhay? No? Well, marami pong nangyari. Maraming factors po dyan.
Pero iba talaga kasi pag masaya ka sa ginagawa mo. That's the reason eh. So sa mga sa, siguro if I may share no sa mga tip na ginagawa ko rin po sa aking mga dating mga grupo. Find something that makes you happy sa araw-araw mong ginagawa. Kailangan mahalin mo yung ginagawa mo eh. Kasi pag hindi mo mahal yan at hindi ka masaya dyan, hindi mo ma-appreciate yan. Magiging sakripisyo, magiging mahirap sa'yo yan. Kailangan masaya ka. So, paano ka magiging masaya? Let's say, for example, dito kay Dibgood, kailangan unawain mo siya. Bigyan mo siya ng time aralin. Kasi pag hindi mo po ito inaral at hindi mo siya binigyan ng time, hindi mo ma-appreciate ang totoong ganda niya. So, parang ganito lang yan. Subukan mo mag-asawa. Hindi ka masaya sa kanya, araw-araw mo siyang kasama. Ano kaya magiging buhay mo? For sure, magiging miserable. Kaya kailangan po talaga sa bawat ginagawa natin, regardless of what. Siyempre, una si Lord. Ilagay mo si Lord sa sentro ng buhay mo. At pangalawa, kailangan yakapin mo siya. Kaya nga, kailangan yakapin mo siya ng buong pumahalin mo siya. At yun po yung ginagawa ko ngayon, Philip Wood. Kaya nga sabi ko, ready na ako, no matter what, itutodo ko na ito. Now, another tip po. Marami po sa atin na nakontento lang sa pagiging abangers, sa pagiging waiter, sa pagiging waitress. Yun po yung tawag po. Sorry naman po, wala pong masama doon. Kasi ang promise naman ng kumpanya, mag-join ka, mag-subscribe ka, no? Give it around 2 to 3 years. We don't know. Depende sa sipag ng uplines mo. Magkakaroon ka ng tao sa matrix mo, pwede kang kumita. But guys, think about this. Ayoko po maging mindset nyo yan. Kung ako po mag-share, ayoko maging mindset mo yun. Bakit? Nagsasayang ka po ng panahon. Tingnan mo, 2 to 3 years from now, maaaring mapuno ang matrix mo. Maaaring kumita ka ng $2,000 a month. Yes, that's 2 to 3 years from now. But think about this. Kumusta na kaya yung kinikita ng mga tao na nagsisipag ngayon 2 to 3 years from now? Kumusta na kaya, ilan na kaya ang diamond no, ng mga tao na ngayon pa lang ang mindset nila, hindi ako papayag na hindi ako mag-diamond. Kasi guys, ako hindi ako papayag. Kaya nga, nung gumawa ko ng grupo ko, nilagyan ko na agad Diamond Dragons. Kasi bakit? Hindi ako papayag na yung mga leaders ko maging gold lang, maging silver. Kailangan mag-diamond sila. Kailangan maniwala ka dun na magiging diamond ka. Siyempre, kung may nauna, and of course, I'd like to congratulate in advance our idol, Coach Fernand. Kasi very proud ako dyan, sobra. Tayo po yung magiging second crown diamond. Pangahawakan po natin yan. At siyempre, kung may nauna, may kasunod. Hindi po ako papayag na hindi po ako mag-crown diamond. Kailangan maniwala po kayo. Kasi guys, ang lagi namin tinuturo, ang opportunity, parang MRT yan. Tama? Dadaan sa harapan mo, magbubukas, papasok ka man o hindi, aabanti yan. Yun po yung tinuturo namin sa traditional networking, MRT, mabilis na yan. Pero one day, grabe yung wisdom ni Lord. Sabi ko, si Libgood, hindi ito ordinary MRT. Guys, alam niyo po ba yung bullet train sa Japan? Yung tinatawag na Shinkansen. Shinkansen is actually the fastest bullet train in the world. Guys, yan po ang mangyayari kay Libgood. Kaya kung babagal-bagal ka, natutulog ka sa pansitan, I'm telling you, panghihinayangan mo ito 2 to 3 years from now. At hindi mo na maibabalik. Iba na po yung sitwasyon ngayon na kahit sino kausapin mo, hindi pa alam si Libgood. 2 to 3 years from now, napakabilis nito. It's gonna be a bullet train. Sa isang-isang mata mo, maugulat ka na lang, milyon na po ang member na Pilipino. So kung nagmamabagal ka pa ngayon, well, it's your choice. Wala naman po tayong pilitan, pero hindi po kami papayag na hindi po makasabay. Kumbaga sa aeroplano, ay grabe po. Talaga pong napakabilis nito. Kaya please, 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 kung nakikinig ka ngayon, hindi po tayo magkakilala. But my message to all, huwag niyo pong sayangin ang bawat pagkakataon na binigay. Kasi, who knows? This could be your last opportunity. Dasal po tayo ng dasal. Na sana, Lord, bigyan mo ako ng pagkakataon, magbago buhay ko, umasen, sumakain. Minsan, sinusubo na sa atin yung opportunity and yet, pag naandyan na siya, okay lang, wala akong kita. Hindi pwedeng ganun. Tandaan mo, hindi po tayo pinanganak sa mundong ito parang tumandang wala. May mission po tayo. At ang pangako po sa atin ni Lord, ibibigay niya ang abundance sa atin, pero hindi po siya ang gagawa, ikaw ang gagawa. So pakiusap po sa iyo, huwag mong sayangin ang pagkakataon, huwag mong sayangin ang buhay,
ito po yung Live Good, sobrang blessing. Kaya Coach Ferdinand, yayakapin talaga kita pag nakita kita. Kasi bakit? Grabe po, yung pagiging God's first of course, no? Yung pagdala niyo po dito kay Live Good, grabe po, it's a channel of blessing. Channel of blessing po kayo sa marami, especially sa mga maliliit na namamag-asa. No hyping. Hindi po natin kailangan mag-hype. Pero guys, grabe po yung promise ni Live Good. Kasi ako po personally, hindi po ako papayag na wala ako kahit 100 diamond man lang na direct. Hindi po ako papayag. Ang goal ko po, at least 500 to 1,000 direct. Numbers game po ito eh. Tapos ikaw, kontento ka na lang sa pagiging abangers, okay lang yan. Kikita ka na 2,000, okay lang yan. Pero bakit okay ka lang sa 2,000? Kung meron namang chance na kumita ka, guys, this is not about money. It's not about money. It's what money can do for you and your family. Marami kang kapatid, kamag-anak, mag-ulang na naghihirap na, matatanda na mag-ulang mo, kailan mo po sila pasasayin? This is the time. This is the right time. Kaya please, pakiusap po. Itodo nyo na, sabayan po natin yung hataw. Guys, i-goal natin na hindi lang po tayo maging number 3. Kailangan po, nasa Pilipinas po ang pinakamagagaling na mga networkers. I-goal po natin ang Pilipinas ang magiging number 1 pagdating po sa Live Good. So siguro yun lang po muna. Both chance po at your service, and I hope magkasama-sama po tayo. And once again, salamat po sa pagkakataon na makapag-share ako. Parang mahaba na po yung ating sharing ko. Coach Fernand, thank you very much. Coach Perch, thank you very much. And congratulations to all po. Alright! Grabe! Training na yan eh. Training na yan, diba? So congratulations once again to our new platinum coach. And thank you po. Daming learning. Guys, no? Palakpakan naman natin. Paulan na. Ang daming apoy, oh. Matinding. Realization. Thank you, Coach Hans, no? And alam ko na kayo pong lahat ay na-blessed, guys, from ano to, ha? Batikang Networker. Sabay kami nito, 1998. Siya yung kilalang Andox Lichon Manok, no? Ako naman yung kilalang cigarette vendor. Alam nyo ba yon? Parehas kaming ano yan, undergrad. Di nakatapos. Pero milyonaryo. Yun ang importante, di ba? And kami yung mga matataas masyado ang standard bago pumasok sa isang company. Ayan, si Coach Sanz na nagpatunay. Akalain mo, Coach Sanz, magkakasama tayo rito. Kaya grabe. Uli po kami nakita niyan long time ago. Kaya nung nakita ka tayo, sobrang grabe. Thank you. Yes, congratulations once again, Coach Hans. And alam nyo, hindi magtatagal, diamond na yan. Pero meron akong gustong sabihin sa inyo ulit, bigyan din yung binanggit niya kanina, no? Una, sabi niya, importante masaya ka sa ginagawa mo. Isa yun eh, isa yun sa magiging fuel mo para galingan mo. Pero may isa pa akong na kailangan nyo itong maintindihan. Si Coach Hans, hindi natin nakakasama rito, correct? Mag-present, etc. Never, di ba? Pero salaminin mo, alam niya ba yung negosyo niya o hindi? Alam niya ba ang Live Good o hindi? Alam. Hindi nagpe-present dito in a way na kagaya ng ginagawa namin ni Coach Bird, pero 100% alam niya ang negosyo ng Live Good. Nakita niya yung nakita ko, nararamdaman niya yung nararamdaman ko, yung mind wallet namin parehas, di ba? So guys, yun yung sinasabi ko. Kasi baka akala niyo nagli-Live Good ka na, hindi pa pala. Okay, kaya ano, balikan niyo yung mga sinabi ni Coach Hans. Recorded to, huwag kayong mag-alala. And natuwa ako nung lumutang na to kasi, oy, partida, patagong nagli-Live Good, patagong parago, di ba? Oo, ayan, and pati yung pakikipag-usap niya dun sa kanyang bossing, no? Alam ko rin yan. Nire-report ni Kuya Nixon lahat sa akin, eh. Kuya Hans, eh. Grabe, no? So, ang daming nandigaw dito kay Coach Hans, ang daming nag-to-market, no? Kaya lang, talagang naniniwala ako. Ang isang agila, no? Dadapo yan sa tamang agila rin, eh. At yan, eh, kay Kuya Nixon. Congratulations, Kuya Nixon, ha? At napunta sa iyo si Coach Hans. Okay, si Coach Hans po ay, ito, parang ano to, eh. Ano ba tawag dito? Preliminary, ano? Kasi si Coach Hans po, eh, makakapiling na natin dito. Kasi, grabing trainer yan, no? And marami kayong mapupulot sa kanya. Patikim lang yan, yung nakita nyo. Coach Hans, naasahan ko ang yung
Pilihan ng araw, oh, pilihan. Oh, isang karangalan po, isang karangalan. Kailangan ka namin dito, pati sa mga training. Mag-usap tayo, Coach Hans. Okay, thank you. Thank you, God bless. Grabe, sobrang saya ko talaga. Thank you, thank you. So blessed for you. So,